kami may trabaho. Nagwo-work from home din pala si ano, si Cecilia. Sa mga manonood ditong webinar na to. So, kaya siya may Canva. Next time pwede kang mag-webinar din about, pwede tayong mag-webinar about Canva. Yan. Kasi isa siya sa mga pinaka ginagamit pag nagwo-work from home ka, 'di ba? Ayan, may time tracker pa sa Upwork. Nakita pala. Oh, dapat dapat ano ngayon ako per project na para ano, para walang tracker. Ay, mommy, wait lang pa. Sigasa ko lang yung baby ko sa hubby ko. Wait lang. Okay. Umiiyak yung baby ko. Umiiyak ka lang, nagalit na. Natutulog kasi. Ayan, so introduce muna kita sa kanila. Ah, sige, mom. Hello everyone again sa Work From Home. The awesome webinar natin. Ayan. So, we have Cecilia. Si Cecilia ay nagwo-work from home din. Hello, Kent. Andiyan na si Kent. So, yan. Interested din si Kent dito kasi kasama ko si Kent sa IMG. Ayan. So, yung mga yay, ano. Dalawa na sila. Oh, yay. About financial, ano kasi siya. Financial planning and financial awareness. Yan. So, itong isang ano, itong i-discuss ni Cecilia sa atin today about FarmOn. Very timely siya. Kasi it's another form of investment aside from stocks, at saka mutual funds, at saka yung mga time deposit, ganyan. So, maganda kasi pag freelancer ka or working from home ka, marami tayong multiple sources of income. Kasi di ba, hindi tayo yung katulad ng mga traditional company na may retirement pay pag nag-retire tayo next time. So, kailangan iniipon natin yung retirement pay natin. Yeah, so this is one way of doing it. Oh, yan, game na Cecilia, magkwentuhan mo na kami. Magmumute na ako. Ayan. Oo. Okay, naririnig po ba? Oo, naririnig. Yan, malinaw. Ayun. Ayun. Hi guys. Ako po si Cecilia or si Sam Mercado. Well, ngayon po ako ay isang working from home mom. Tapos yung mga niche po na ginagawa ko as freelancer is yun nga, podcast editor, tapos growth hacker VA. Yan po yung title nung client ko sa akin. Tapos ako po ay isang work from home, be awesome intern at saka student. Yung baby ko po ay nakatabi ko ngayon. Pasensya na kayo, makulit siya. Gusto rin sumali sa webinar. So, yun po. Bali ngayon, full-time mom ako. Naka-base po ako ngayon sa Bahrain. Kasama ko po yung family ko. Bali, 1 year na kami dito. And then, I used to work po sa Pilipinas as civil engineer. Wait lang po yung baby ko. Daddy! Oh, nangihingi ng dede. Mami dede. Tapos ano, ayun, bali, nag-lilo po ako from work kasi nung nag-move po kami dito sa Bahrain, parang naisip ko na ako na lang po muna yung main care provider nung family since meron po kaming 2-year-old toddler son ni husband. Ayun. So, true po dun sa help ni Mami Tasha at saka nung work from home be awesome mentorship program na ayun, bali nakapag-work from home po ako and then now I have the luxury of being a full-time mom. Bali, syempre pag nanay ka po parang ano eh, parang ang luxury mo is yung maalagaan mo yung family mo. So yun po. Tama, oo. So, bali, short background lang din po. Yun, yung current skills ko, expertise. Joke lang po. Bali yan, bali ngayon gumagawa po ako ng content writing. Tapos yung pinaka madami pong bulk na trabaho ko is as podcast editor. So, medyo madami pong clients ngayon sa podcast editing. Bali yan, dyan po ako parang nabigyan ng break. Bali, yan po yung parang... Yes, yun po yung parang yung opportunity ko ngayon. Bali, nakaka-overwhelm nga po kasi yung flow po ng client is stable po siya. So, yun. Bali, yung growth hacking VA, yan po yung title ng isa kong client sa akin. Actually, parang general virtual assistant work lang po yung ginagawa ko. Pero, yun, mabait siya. Parang, from general VA, tinatrain niya na po ako
dun sa marketing side. Pero hindi niya po pa ako pinipilit na mag-perform dun sa marketing. Parang step, ano, baby steps pa lang din po. So, yun. Eh, since nabigyan na rin naman tayo ni Mami Tasha ng background about dun sa mga marketing side. So, feeling ko eh, oh, madali lang naman din po siya gawin. Oo, tapos yun po, buddy, meron. Tapos yun nga po, minsan nagiging video editor. Actually, ang layo po nung ginagawa ko ngayon sa technical skill ko. Pero, ano po, parang naisip ko na yung values mo dun sa corporate job mo, madadala mo siya dun sa freelancing career. Parang, ano din siya, parang siguro ibang industry, pero parang workable naman po. Parang nagagawa naman yung mga work, yung mga trabaho ng maayos. Ayun po. So, yun. Nag-background ako, Mami. So, yun. Bali yung lahat tayo, as freelancers, yung big wise natin. Yun, since ako po kasi first time mom ako, so yung ginagawa ko po is parang attachment parenting dun sa anak ko. So, yun nga po. Parang gusto ko siyang masubaybayan. Siguro po, ganun po talaga pag first time na nanay. Ayan, kahit so... Kahit hindi first time na nanay. parang ayokong malayo dun sa baby ko. Tapos, yung pong husband ko po kasi parang 5 years siya nandito sa Barinas na... Bigyan nga po kami ng chance na pumunta dito. So, parang, since parang 2 years pa lang po din ako ng married, yung gusto ko po talaga ma-strengthen yung family life. Parang, iba po kasi siya pala pagkakasama mo na sa bahay. Parang, sobrang iba po talaga. Tapos, yun. Dun po sa pagiging freelancer ngayon, parang mabibigyan po ako ng opportunity na i-homeschool ko yung anak ko. Parang yun po kasing gusto kong gawin sa kanya, ma-i-homeschool po siya. So, yan po yung mga nakikita kong big wise ko sa pagtatrabaho as freelancer. Tapos, ayun, syempre, kaya tayo nagtatrabaho para magkaroon po tayo ng financial freedom. Tapos yan. Bali, isang avenue po is, syempre, mag-invest po tayo. Personally po, kasi ako parang meron na akong stocks, tas meron din po akong mutual fund. So, parang naghahanap po ako ng ibang avenues po para, syempre, magkaroon po tayo ng financial freedom. Tapos, yun, bali ngayon po, nakita ko nga pong parang opportunities si FarmOn since parang wala pa naman po akong kapasidad magkaroon ng physical business. So, yan. So, background na po about... physical farm, online farm. Oo nga. Wala pa tayong pang-asyenda, Mami, eh. So, ano na muna. Pang-virtual, ano na, investment. Virtual asyenda muna. So, yun. Yun. Background po about kay FarmOn. Si FarmOn po, isa siyang crowdfunding community na nitulungan po nila yung farmers na magkaroon ng pondo para syempre makapagtanim sila. Tapos yung profit po niya, hati si farm owner tsaka si investor. Yun nga po, yung tayo po kung mag-invest tayo kay FarmOn. Tapos, ayan, yung mission po nila is i-introduce po yung farming sa ano to? By providing them with a virtual world to experience real-life farming. So, yun. In-encourage po nila na ma-develop yung entrepreneurs and farmers to produce healthy, quality, and organic crops. So, yun. Yun po yung mission nila. Tapos yung vision nila is yun, to maintain close working relationship between farmers and partners. So, yun po. Create sustainable community for both entrepreneurs and farmers who joined hands here in FarmOn. Kinopya ko lang po kasi dun sa website nila yan. Oo, sa FarmOn. So, yun. So, ayun po. Bali ako. Bakit ko po, chinus po si FarmOn? Yun nga po, sabi nila, do not put your eggs in one basket. Kailangan po natin maghanap ng ibang avenues para po i-diversify natin yung assets natin. So, ako po kasi medyo tamad akong mag-monitor ng investment. Kasi po dati nung ako may... Din, kasi ano po, meron akong stocks. Nung una ko po siyang... Ano, nung una pa lang akong nasa stocks, talagang every minuto po, ano siya, parang binabantayan ko. Parang, ano po, since parang, ano, tag dito, sa stocks po kasi long-term investor ako doon, hindi naman po ako trader. So, ano po, parang mas gusto ko na maglalagay lang ako ng fund, tas kakalimutan ko na siya, parang ganun. Ayun, bali, si FarmOn po kasi ano siya,
twice a year po siya nag-o-open ng ano ng crop cycle. Bali parang sa isang taon twice ka lang magkakaroon ng opportunity na mag-fund sa kanila. Parang ano, parang every parang mid-year tapos towards the end na ng year yung next, parang sa isang taon, yun nga, dalawang cycle lang po yung ano, yung ginagawa nila. Ah, ganun pala sila, no? Kasi ata yung yung tanim. Oh, yung tanim, tsaka syempre mag-harvest po, tas i-market pa nila yung ano mo, yung mga tanim mo. So, ito pong ano, picture na to. Ito po yung ano, yung isang port ko po. Bali, actually, dalawa po yung account ko kay FarmOn. Isa dun sa baby ko, tas isa sa akin. Parang ito po atay sa baby ko. Tas yan nga po, pictures or it never happened. So ito po yung screenshot nung mga investment ko from 10th cycle to 13. Tas ito po yung so yan yung profit. Mga binili mong ano, plan. Oo po. Oo. Ito po yung mga ano ko. Tas yan, makikita niyo naman po yung naging sales niya, tas kung ilang percent yung profit. Bali ang stock market in pen. Oh po, ano siya. Okay, nakikita mo ba 'yan? Mas malaki sa stock market. Nasa parang stable po siya sa 20% pataas. Oh. So parang nakakatuwa. Papaya, malaki yung ano, kita. Ay ano po kasi yung papaya medyo matagal yung duration niya. Parang inabot ata siya ng 8 months. Pero yun nga, kung hindi mo naman po gagamitin yung fund na i-invest mo agad-agad, yung tipong hindi mo siya kailangang i-liquid. So yun po, hindi na masama. Bali ang profit po kay FarmOn ano, share kayo ni farmer. Parang dati po kasi may 1% for referrals. Eh, tinanggal na po nila yun. So parang 50-50 na kayo ni FarmOn, any farmer tsaka yung sa investor nga po. Oo. So, tapos may tanong si Kent, sabi niya per annum yan. Hindi siya per annum, Kent, per plant. Per oo. Ano po, parang per crop cycle. Parang, wala pala ako dito, mustasa. So, parang kung ilang buwan siya lalaki, kunyari si watermelon, kung 6 months. Opo, parang, kung ano ba ang duration nga po ni watermelon is ano, parang 4 to 6 months. Parang hindi mo naman siya i-expect at the 6th month, parang mag ano pa pa ng isang buwan kasi i-market pa nila yun eh. So yun pa. Parang okay siya kung hindi mo po kailangan talaga ng pera na agad-agad, kung hindi mo po siya aasahan na parang ma-liquid agad. Maganda po yung returns na nakikita ko sa kanya. Oo, habang hindi pa naman ako makain ng papaya. I-invest mo na lang mami pambili mo papaya. So ito po yung ano, yung mga available ano nila, available na crops nila tsaka yung duration. So example po natin, halimbawa yung madadaling crops lang po. Halimbawa po si pechay. Ayan, bali ang duration po nila is 2 to 4 months lang. Ito po yung mag-expected na returns nila, minimum of 40%, maximum of 100. Pero ano po, actually nung bago-bago pa lang ako sa FarmOn, nung hindi pa sila masyadong mainstream, ano po, may umabot na halos 200% yung returns nila eh. Pero since ngayon nga po, parang medyo ano po kasi siya yung, parang medyo nagiging commercialized na siya. Unlike dati na talagang yung mga investor nila eh, ano lang, yung parang mga passionate na, parang passionate investors lang. Eh, ngayon po kasi parang nag-under na rin sila sa field crowd po ata yun, parang nag-partner po sila nun. Eh, siguro yung management ni field crowd, mayroong mga in-eyes po sa system nila. Siya dun sa management ni ano. Siyempre, lahat naman po ng business, di ba, may operation cost yan. Oo. Kaya hindi po natin ma-expect na lahat nung kita is sa atin lang mapupunta. So, yan. And po, so, how much po yung minimum or maximum investment kay FarmOn? Actually, wala po silang sineset na minimum investment. Parang halimbawa po, available po yung livestock na, halimbawa po manok, 100 pesos per head lang po yun eh. So, as low as 100, pwede ka pong mag-invest. Pero yung maximum po, parang nag-limit sila ng 300,000 limit per investor per cycle. Mas maganda yun. Parang, kasi paano kung kunyari milyonaryo ka, bilihin mo lahat. Parang ano, para mabigyan naman ng opportunity yung ibang investor na gustong sumali. So, yun po. Per cycle naman po yun. So, yun. Meron nga po akong nakikita sa mga FB group nila na yung mga OFW, parang
ano, yun, yung bulk ng ano nila is parang may na-maximize nila yung 300,000. Tapos minsan sa isang cycle ano, dito merong kumikita 120. Oh, kaya pala parang, ano lang po, ano, mabilis maubos yung mga crop. Opo, yun. Oh. Eh lalo na po ngayon kasi parang medyo nagiging mainstream na si FarmOn. Actually kung ma-check niyo po sa ano niya sa website nila, parang na-feature na lang na din sila sa parang sa news, sa Balitang Hari, kay Tuning, parang medyo ano din po, parang yun nga, medyo naging mainstream na po sila. Oo, nagma-marketing na din sila. Oo po. So yun, yung next naman po is yung, paano po natin malalaman yung anong crop yung, or livestock yung bibili natin? Siyempre, bago po tayo mag-invest, ano yan, parang kailangan din natin mag-research dun sa background nung, ano, nung mga items or mga investment po natin. So, syempre makikibalita ako kung like ngayon po, 'di ba, nabalita na yung about sa bird flu. So, syempre kung available kay FarmOn yung chicken, tas alam mo na may ganung balita. So, ano muna, parang medyo lean ka muna sa iwas-iwas ka muna sa ano, sa ganung investment. Oo, sa ganung parang investment. Yun, syempre kailangan mo rin siyang pag-aralan. Hindi po pwedeng basta parang nakita mo lang na, oh, laki ng kita ng isang investor, parang gagayahin ko na. Syempre kailangan pa rin po talagang mag-aral muna tayo nung ano natin. Kailangan mag-research pa rin po. Mm-hmm. Ayun po. Tapos, yun, yung paano po pag binagyo or nasira yung tanim or namatay yung livestock. Yung maganda po kayo FarmOn, like kung halimbawa po na nabagyo yung crop mo, papalitan po nila yung seedling mo at their expense. Bali, hindi po dahil nasira yung tanim mo, wala na. Papalitan po nila. Opo, bali, ang ano lang po, ang mangyayari, papalitan nila yung tanim, tapos magtatanim sila ulit from the start, syempre. Hahaba po yung duration ng crop mo. Ano siya, bali, hahaba lang, ang ano lang, ang talo lang sa'yo, hahaba yung pag-aantay mo. Pero, with regards naman dun sa, dahil nga nasira siya, hindi ka na din lugi dun kasi, ano lang, yun, medyo time lang nga yung, ano mo, yung aantayin mo. Mm-hmm. Bali, papalitan po nila yung crops mo, tsaka yung livestock. Kaya maganda kasi may insurance siya, no? Opo. Parang may protection ka. So, yun. Halimbawa po, nakapag-harvest ka na, so, paano mo makukuha yung earnings mo? Bali, ano po siya? Parang si FarmOn po, may online portfolio ka din po sa kanila. So, dun magre-reflect yung ano mo, yung mga, dito yung mga earnings mo. Then, if ever gusto mo pong mag-withdraw, para mag-fill up ka lang po ng form sa kanila, tapos pwede po nilang idiretso dun sa bank account mo or pwede rin po nilang ihulog sa mga money transfer like yung Cebuana or Palawan Express. May mga ganun-ganun pala sila. Opo. Yun. Pwede pong through the na lang dun. Kaso, ang medyo, ano po, medyo mahirap kayo FarmOn, yung administrative part nila, parang since po kasi yung mga tao nila is mostly mga farmer, medyo mabagal po yung customer service nila. Oh. Yun, parang halimbawa, withdraw mo is, halimbawa, kailangan mo, parang withdraw nila is first week ng month, makukuha mo pa siya on the third week. Kasi medyo konti lang po yung nag-aaskan. Okay lang naman yun, basta makukuha mo, no? Opo, yun nga din, yun po, parang, yun nga po, yung katulad ng sinabi ko, parang, dapat yung perang invest mo sa kanila, yung hindi mo siya kailangan agad-agad kukunin. Kasi yun nga, siguro aayusin pa din lang nila yung sistema nila about dun sa admin works nila. Tsaka customer service. Actually, dati nga po nung may referral system pa sila, parang ano, bago mag-start yung cycle, di syempre, kung ako po, active na investor na, tapos may friend ako na gustong ipasok, i-confirm ko pa po sa kanya through call. Ang nangyari, parang buong araw ka nang magdadayal, wala pang sasagot dun sa call mo. Yun nga, yung problema is, konti nga lang po kasi yung admin na tao nila, yung staff po nila. Mm. Tapos yun, yung, ayun nga po, bali, pero how to raise. Pero nakapag-video ka na. Opo, isang beses pa lang tinry ko. Kasi pag ako tinry ko rin eh, syempre, no? Para tignan ko muna kung makapag-withdraw. Parang nag-withdraw lang po ako ng 1-5. Pero yun nga, hindi. Actually, ang ginagawa ko po kasi parang reinvest lang ng reinvest. Since nga po yung nilagay ko naman po dun is hindi ko pa naman siya agad-agad kailangan. So pwede siyang, kunyari, pag nag,
pagka may kita ka doon, pag nag-next cycle sila, kahit hindi mo na i-withdraw, i-diretso mo na lang na invest. Opo, parang ganun. Bali, ano, i-re-reflect na laman nila na yung certain amount na yun is reinvested mo. Tapos kung may umover po, yun na lang yung kailangan mong ihulog sa kanila. Ah, edo maganda nga. Ayan okay. Po. Ayan. Ayan po. Yung, ayan. Bali, malapit na po mag-open yung next cycle for new investors. Sabi po nila parang na-move siya ng August 22 kasi holiday ata yung 21. Oo, tama. Holiday yung 21. Ayan, okay. Tama-tama talaga yung sakal natin. Kung sakaling maging interesado po. Oo. So, wala na silang ano referral. Opo, tinanggal na. Dati may 1% eh. Oo. Sayang din yung 1%. Oo, sayang din yung 1%. Ayan. Ayan po, yun. Always remember po na aral muna bago invest. Sa lahat naman po ng ating mga ventures, dapat talaga mag-aral po muna. So, yun po. Thank you po. Kaya tayo nag-webinar ng ganito kasi kailangan mag-aral. So, kung may questions po kayo, tapos kung saan kaya kong sagutin. May questions ba kayo? Si Ken, Marilyn lang naman na nandito. Yay! May umatin dalawa. Paano daw mag-register? Pakita mo nga sa amin. Oo nga, hindi ko rin alam. Pakita mo nga sa amin. Okay, okay. Kung paano mag-register. Paano nga ba nakalimutan ko na po. Pero wait lang ba. Ayan. So, ito po yung ano nila, yung website nila. FarmOn.ca. Kaso yun po, hindi tayo makakapag-register ngayon. Kasi, sa Monday ano po, pa. Nag-open. Opo, bali yan. So ganyan siya. I-check nyo na lang po. Tapos pakita ko na lang po yung ano, yung online. Yung account mo, oo. Yung portfolio. Ay, sa anak ko na lang po nakapagay. Oo, yung sa anak mo. Sige. Dito ko po nilalagay yung lahat ng mga pinamaskuhan niya, yung pinag-birthday niya. Maganda yan, no? Para pag hinahanap niya sa akin, Mami, isang ayan, ang pinapas ka sa akin. Oo. So, ayan, may login din pala. Sa ayan po, bali. Ito po yung ano nila, yung online portfolio. So, ito po yung yan, may vault ka po na kung saan mo makikita po yung mga ano. So kita mo rin yung profit mo in fairness. Opo. Ayan, profit. Tapos ito po kung ilan. Yung transaction, yung history po ng mga transactions mo nandito rin po. So, ayan po. Ayan, tingnan nyo po. Medyo maganda din po yung returns mo, na sa 36,600, anak. 36,600. Tapos ang opo. Return sa'yo 45. Uy, malaki din. Opo. Kaya po. So yun, nag-start kami nung baby ko po is 10 cycle. Actually, nakakatawa nga po eh, kasi nung bago pa lang ako dito, yung ibang friends ko, ina-engganyo ko na sila. Sabi ko, uy, sali kayo, ano, parang okay ito. Yung friends ko nung nasa corporate pa ako, parang ayaw nila. Siyempre, parang ganun naman po talaga tayo yung mga Pinoy, di ba? Para pag investment, ayaw. Pero pag gastos, madali. Pag kunyari, so, uy, mag-join tayo sa concert, oo, agad. Pero pag sinabi, uy, mag-open tayo ng mutual funds, ang tagal. Ayaw, sa pilitin pa. So, yun po. Tapos ngayon, recently, kasi nga, syempre nagpo-post po ako sa Facebook pag may kita yung caps ko. Parang ngayon, nung last time po na nag-post ako, parang 15 na tao atay nag-PM sa akin. Tapos, explain. Tapos, naisip ko, hindi naman ako binabayaran ni FarmOn, pero nag-explain ako. Pero yun nga po, since ano siya, parang kaya ko po kasing mag-vouch dun sa experience since na naranasan ko na siya. Parang di ako nahihiyang magsabi po ng opportunity sa ibang tao. Parang na nga po akong taga MLM minsan. Oo nga, eto. May tanong pala si Marilyn. Sabi niya, how many months old na ang account? So, eto, nag-start ka April 1, 2016. Opo. Ayun, so, po. Yung sa 10 cycle. More than one year. Opo. Bali, kaya po nga medyo matagal. Kasi twice a year lang po sila nag-open for funding. Parang swerte na po kung makatatlo. Pero yun nga po, parang twice a year lang siya. Oo. Ayun po yung sinasabi kong ano, yung sa chicken. Parang, ano mo tayo, 100 pesos per head lang po ata ito. Oo, native. So, 25 heads po siya. Oo. So, siguro mga 3,000 divided by 25. 3, 1, 2, 3 divided by 25. So, mga 120. Oh. Alam mo, 120 meron din mga duck, di ba? Mga pa. Opo, may... Hindi po ata kasi ngayon... Hindi po ata ngayon... Wala po.
Yung last cycle po na na-open, po for active members, parang ang offerings po nila is ano, puro chicken po ata yun at saka palay. Ewan ko lang po ngayong 22 kung mag-open. Din. Apo, bali yeah. Ano siya, first time po nila mag-open nung palay. Medyo madami na nga po yung ano nila, yung farms nila. Kaso ang problema nga po, ano ka, para kang abangers every time mag-open sila ng cycle. Hindi, parang wala kang idea kung anong i-open nila. Tapos ano po, parang fastest fingers first pa yung nangyayari pag first day. Kasi ang dami pong nag-aabang. Halos nagka-crash nga po yung ano nila, yung system nila. Dahil ano siya, ang dami. So parang ano, parang po. Sa stocks, parang anong tawag nila, IPO. Ganun. Ah, po, yun. Oo. So may tanong si Kent. Sabi niya, yes, paano makukuha, depende sa pinili mong, paano makukuha yung profit. Diba, may ano kasi yun, Kent, kunyari, kinuha mo upo, ganon. May nakalagay, diba, se, kung ilang months. Ganon. Apo, may duration siya. Oo. Parang, ito po, ang medyo maganda, kung mga first time mag-invest, ang maganda pong start is yung mga may 2 to 4 months, ano lang, duration lang. Tulad po, halimbawa, ng pechay, mustasa, para after, at the fourth month, makita mo na, uy, may kita na ako. Parang hindi ka po medyo matagal mag-aantay. Kung gusto mo pa lang pong i-test yung ano, yung kung paano po sila. Oo. Yung nakakatuwa lang po sa kanila kasi ano siya, parang ang minimum, sa experience ko po, minimum lowest na ano ko is parang nasa 19%. Parang saan ka naman makakapulot 19%. Ng 19%. Oo, kaya ang hirap na rin nun sa stocks, ha? Yung 19%. Kaya po. Tapos sabi ni yung Mary, oo, tanong ko din yan, paano daw mag-add ng funds? Ano po, bali, hindi ko po kasi siya ngayon ma-open, pero ano po, bali, kung nakapag-register na po kayo, dito po kayo pupunta sa request product for 15 cycle. Tapos, tingnan ko po kung ma-open natin. Ito po, open pa. Yun, may palay. Ito po, bali, nung last, parang, August 9 po ata, itong dalawang farm lang po yung na-open nila. Kasi yung ibang farm po nila, po, ano pa, may ongoing may tanim crops pa po. So, wala pa pong harvest. So, ayan po. Try nga natin i-open po itong growers. Paano yan yung dinideposit ba yan sa banko? Opo. Bali, ano, ang gagawin niyo po muna is magpunta kayo dito sa product request. Ayan, tapos, kunyari yan, available. Ayan po. I-try po natin. 200 hectares. Wow. Ano po? O, dapat dyan tayo. Bali, ito po. Sila tayo kumakain ng ano, kanin. Yeah. Ayan po, halimbawa, ito po si... 7,500. Ayan, medyo mahal nga po per yung plot? Openings nilang. Per plot po. Bali, per ano na siya, ilang hectare. Gano kaya kalaki yung plot na yan, no? One plot. Tatanong ko sa tatay kong farmer. Ayan po, ang nakita akong pinakamahal nila dati, yung mangga, 10,000. Sabi ko, my God, 10,000 yung mangga. Tapos parang isang taon mahigit pa yung tapos ano. Tapos matagal ang aantayin mo, di ba? 10,000. Pero yun na, kung di man naman po siya kailangan agad-agad. Kapares po, kung nakita niyo po kanina yung sa papaya, parang nasa 8 months nga po yun, tapos 43% naman yung nag-gain. So, saan ka pa, halos ka pa, 40%. Halos kakalahati nung investment mo yung... Tapos, hindi pa siya katulad ng stocks na yung 40% kasi pinay-out na nila sa'yo yung 40% na yun, di ba? Opo. So, i-re-reinvest mo na lang ulit. Tapos ano po, bali kung gusto niya po talaga siya ng notarize, na, yung kontrata mo po is notarize. May option din naman po na i-notarize nila yung contract mo tapos magbabayad ka nga lang po ng 250. Anong, pag notarize, so tiningnan ng attorney, parang gano'n. Parang ano po, yun nga, may tatak. Kung sakaling gusto mong maghabol sa kanila, kung sakaling ano po. Ikaw pinapanotarize mo palagi. Hindi na po. Parang isang beses lang, no? First time po lang. Noong pinanotarize mo. Parang katunayan na nag-invest ako sa kanila. Pero yun, tag dito, okay naman po yung experience ko. Sana po. Tuloy-tuloy din lang. Oo, naku. Pero yun nga po. Kailangan ko na mag-abangers din sa 20. Mag-abangers. 22. Kaso ano po yung mami, talagang magka-crush yung ano nila. Yung system nila, ganun. System nila. So, yun, meron din naman po silang message center. Kaso nga po, yun, katulad ng sinabi ko, yung CS nga po nila is masyado pang, ano,
Sablay pa po sila sa customer service. But tapos po, ito po yung ano, yung sample po nung contract na binibigay nila. Hmm. Bago ka pa mag-deposit, dapat na-receive mo na po itong... Ah, may signature pa na kailangan. Opo, may... Tapos ano po, ito po... Ay, kapares po nito. Kung nakikita nyo po, yung nag-reinvest lang po kami nung ng 26,000 tapos 3,000 na lang po yung kailangan kong ihulog para doon sa account ng aking anak. Oh, ay nagpalay tapos, ka pala. Ayun lang po kasi inabutan ko. Oo, palay. Buti nga po doon sa palay na kasi ang kasama po ng palay is manok. Eh di ba po may bird flu. Oh, so yan, ito po yung meron naman silang mga terms po doon sa contract. Oo, ayun, meron naman pala. So, ipiprint mo yan para masignituran mo. Opo, pwede rin naman pong digital signature na lang tapos isend po sa kanila. Tapos after mo pong mapirmahan, tapos kung i-attach mo po yung deposit slip or yung transaction slip mo nung amount na nibigay mo sa kanila, i-confirm na lang po nila. Parang, yun nga po, parang 2 to 3, maximum na po yung 2 weeks bago po mag-reflect yung ano mo, yung investment mo sa portfolio mo. Oh, so, yun po. Sige na, excited na ako i-try itong si FarmOn. Sige nga, sa ayun Tuesday. Tapos ano po, kung gusto niyo po, sali po kayo dun sa mga FB group ng FarmOn. Madami po dong mga, yung mga usual na question sa kanila, tapos makikita niyo rin po yung experience po ng mga farm owners. Bali, ano po siya, tag dito, hindi naman po siya, yung mga FB group po ni FarmOn, hindi po si FarmOn yung nagmamanage. Oh, parang yung mga investors lang din. So, kahit, pati mga reklamo po ng mga nag-invest, makita nyo din po. Tapos, pwede mo pong i-qualify kung parang, kung kaya mong tanggapin yung ganung medyo. Para makita mo yung mga feedback nila. Oh. Yeah, tapos, yun po, parang sa, personally po, yung experience ko sa kanila is okay naman po. Kaya yun. Kung sakali pong mapag-aralan nyo, eh, okay po siyang venture. Yun nga lang po. Yung kailangan mo nga pong ilagay na fund sa kanila is hindi patience yung... Patience is kaya, a virtue. Yeah. Ayun po. Pero mas parang ano, ang katapat nito halos yung time deposit. Kasi pagka kasi sinabi mong stocks and mutual funds, kunyari pag stocks ka 5 years, mga ganon, tapos pag mutual fund, pag equity, ganyan, mga 5 years din, di ba? So, ay, may tanong ng si Mary. Sabi niya, paano pag yung nag-invest is currently working abroad? Oo, Mary, Cecilia ay nasa, asan nga ulit? Nasa Bahrain po. Sa Bahrain po. Okay. Madami pong OFW na nag-invest. Paano ka nag, anong tawag doon, nag-deposit? Ano po, inutos ko sa kapatid ko. inutos mo sa kapatid mo dito sa Philippines. Pero meron din po silang ano, parang pwede mong i-enroll yung account nila dun sa mobile banking. Oo nga, nakita ko BDO eh. Buti may BDO po. Ako yon, so pwede si BDO. Ayun po. Sana sa susunod pwede na rin si Gcash. Kay Gcash pag PayPal, dati po meron silang PayPal account, ewan ko lang kung ba't po nawala. Parang ano dati, pwedeng PayPal, tapos naging old school sila, bank transactions na lang. Oo, bakit kaya nawala yung PayPal nila? No? Kasi may fee kasi pag sa PayPal, so siguro namayinusan ng ano, mga 5% yung pera nila. Ganon. Hindi niyan, 5%. Oo, sabi siguro nila, sayang din ang 5%, ganyan. Pero yun nga, mukhang maganda rin naman siya, no? Oo. Kung sa kanya pong, ano kayo, kung gusto nyong i-testing po yung capacity ng website nila, mag-abang po kayo sa 22. Yun nga, mag-abang sa 22. I-expect nyo po na crash po, lagi siyang error. Oo. Pero parang mas, medyo mas madali naman siyang i-monitor kung i-compare mo kay stocks tsaka kay mutual funds, no? Opo. Kasi ano ka na, medyo wala ka ng intervention basta after mo maglagay ng fund. Tapos pwede mong i-visit yung mga farm nila, di ba? Opo. Pero yung medyo malayo po kasi Isabela. Pero alam ko po meron silang... Isabela, malapit sa ano yan? Papa sa La Union, no? Isabela, malapit sa La Union. Pero may ano po, bali may ka-work, dati po akong ka-work sa corporate na nagkaroon kami ng site sa Isabela. Parang napuntahan po niya.
Kasi na-engganyo ko din po yung mag-invest. Tapos, binisita nila, okay naman po. Tapos, yun, nung last cycle po, nakapag-harvest na siya. Wow! Tapos, yun, natuwa din naman siya. But, ano po, actually, ano eh, nag-gain po sa kanya ng 1% kasi ako yung nag-refer sa kanila. Sayang ngayon po kasi wala na. I-vlog okay mo pati eh, para masaya. Para magkaroon ng maganda na naman yung VA vlog mo. Kasi, pag ano, pag nag-work from home, VA, ganyan, kasi yung may online presence ka. Oo nga, okay. Pero yun nga, mami, yung di ko pa makasikasin. Para pag kahinanap ka sa Google, number one ka kagad. Pero kasi kung katulad natin yung maraming client, medyo busy, no? Wow, madaming client, mami. Oo, madaming client. Pero yun nga, pero nakakatawa din, mami, kasi nung ngayon nga po, parang minonitor ko kung kailan ako nagkaroon ng bulk na client. Parang within 17 days, halos hindi na ako magkanda o gaga. Sa mga client. Po, nakakatawa lang din po. Yun, thank you sa inyo, mami, sa pag-mentor. Oh, yay! Pero syempre, hindi kayo uuwi ng asawa mo. Gusto niyo talaga dyan sa barangay. Kasama na kayo. Si Janet. Ano nga, mami? Sabi ni husband ko, umuwi ka na sa Pilipinas, nag-work from home ka naman. Isang kuyo ko lang internet doon. Paano na yung baby, no? Ano naman ngayon? Parang si baby nga po, nagugulat siya kasi nung one time na may client meeting ako, nagulat siya, ba't ako may kausap na iba kasi sanay siya na dalawa lang kami dito. Oo. Yeah, pwede ka na siguro umuwi ng Philippines pag medyo malaki na si baby para hindi mahirap, no? May internet naman dito. Grabe ka. Bakit? ano po, sa Cavite kasi umami dun sa medyo bundok part eh. Wala pang fiber doon. Sa alam ko si Anne, may fiber sila sa Cavite. Si Anne. Ano lang sila? Ano po ata siya si Anne, medyo mo dun sa upland kasi ako, mami, dun sa medyo bundok part na yun. Bundok part na talaga. Yung sobrang bundok. Bundok part na yan. Ano pa, medyo malapit siya sa Tagaytay pero hindi, internet mahina po eh. So antayin mo na lang na ano. Kailangan mo nang umariba yung online career, mami. Nagulat nga ako. Nagchikahan na talaga. Pero yun nga, ma-share ko lang po sa kay Kinakent, tsaka dun kay, sino po yung isa natin, mami? Si Mary. Ayan, kay Mary na yun, si husband ko po, parang ngayon niya lang nakita na nagpe-pay off na yung pag-work from home ko kasi, pinapakitaan ko po siya nung, yung earnings ko sa Upwork, tapos nag-compute kami. Kaya mo yan, dito lang sa bahay. Tapos kaya medyo supportive siya. Tapos sinabi niya pa nga sa akin, gusto mo maghati na tayo sa house chores? Di ba? Masaya. Sa bahay lang yan. Yun, hindi lumalabas ng bahay. Si sino ba yung nagkwento sa akin? Si Nelo ba yun na parang may kakilala daw siya na yung kapitbahay parang hindi raw lumalabas ng bahay. Yung pala nag-work from home pala. Medyo nakakatawa lang din, mami, talaga mag-work from home. tama. Masaya nga mag-work from home. So, may iba pa ba tayong, iba pa kayong question for se? Or wala na? Masaya. So, aantayin natin yan sa 22. Opo. Ayun nga lang. Talagang, warning lang po. yung system nila, magka-cash po talaga. Hindi, seryoso po talaga. Yun ang sa experience po namin talaga, pag first day, parang first 3 days or 4 days na funding talagang yung mga nag-invest po yung siguro hindi kinakaya ng system nila yung traffic ng mga sabagay. Opo, talagang nagka-crash po siya talaga. Error 404 lang siya lagi. server something. Kaya, syempre, pagka sabay-sabay kasi talagang magka-crash yung system. Po, i-check nyo na lang po yung mga Facebook groups. Parang meron pong dalawa na madaming members eh. Hindi ko lang po alam nakalimutan ko lang yung group name. Pero i-chat ko na lang sa'yo, mami, tapos sabihin mo na lang sa kanila. Ayan po. I-post ko na lang pala dun sa group work natin. From home. Sa work from home. Para reference po. Kung may mag-interesado ba. Oo. Tama yan. Sige. So, wala na ba kayong questions? Pag may questions kayo, mag-ask na lang kayo dun sa thread natin ng FarmOn sa work from home be awesome na
Facebook group. Oo, ayan. At saka ako nga pala kasi buti nga umabot ako ngayon ng webinar namin kasi bumili kami ng kutsyon dahil nga nandito kami sa bagong bahay. So, bagong, kailan ng house blessing, mami? Oo nga eh. House blessing daw. Oo. Tapos, sinabit ko nga yung ano, kasi kinabit dito yung PLDT fiber. Sinabit ko yung modem. Yan. Para maganda. Kasi yung fiber kasi maano, maarte yung linya niya. Pagka nadaanan kunyari ng gulong ng upuan ko, mababasag. Hindi, walang internet. Okay. Hindi pwede. Internet is life, di ba, ma'am? Oo, tama. Internet is life. Tapos pala, yung mga kasama sa Facebook group natin, syempre sigurado ko marami tayong team replay. Yan. So kung may request kayo sa amin na topics about working from home, or anything under the sun, basta alam namin, di ba? Basta about working from home. Yung mga hindi kailangan lumabas ng bahay, ganyan. You can tell us dun sa Facebook group natin. So, thank you so much, Cecilia. For welcome po. Very welcome. Next time naman ang ikikwento mo yung about sa ano, work from home journey mo, no? Eh, sige, mami. Pagka-ariba na yung career. Pag ano, pagka nakahinga ka sa mga podcast edits mo, no? Actually, mami, ngayon parang leaning towards marketing side na ako. Parang yung dalawang client ko, doon ako pinupunta. Oo, masaya. Kaya kailangan ko nang aralin siya talaga. Panoorin mo yung mga ano natin, yung mga marketing natin. Kasi nag-ano tayo about digital marketing. Mm. O, diba? O, sige. Thank you so much, Cecilia. And thank you so much. Welcome po. Yay! For attending live. So, we'll have a replay of this. So, ipopost ko na lang siya sa group natin. Ayan. So, good night, everyone. Have a great weekend. Thank you ulit, Cecilia. Sige, bye-bye. Po. Welcome po. Bye-bye po.